Okay, so magandang araw mga grade 9. So na ito na inyong module 2 para sa quarter 3. Ano? So ito yung gagawin ko. So try it number 6. So determine whether the parallelogram fine is a rhombus, rectangle, or square. Ano? So ginawa ni sir ay para mas madali nyo maintindihan, ipa-plot ko yung points. Ano? Para dito pa lang, sa plotting of points pa lang, makikita na natin siya kung siya ay isang rhombus, rectangle, or a square. Ano? Okay. So, unahin natin yung point F. Point F ay meron tayong ordered pair na. Ordered pair. So, we have 2, 11. So, again, yung kaunahang number, so, yung tawag natin dun ay x-coordinate or the abscissa. So, ibig sabihin itong 2, ay makikita natin positive 2. Ano? So, nandito yun. So, x-coordinate. Ano? So, nalabo na naman ang ating camera. So, na ito 2. And then, 11 yung y. So, na ito ang 11. So, tapat lang. 2 and 11. So, na ito. Okay? So, nalabo ang ating camera. Lagyan natin ng pampalinaw. Para atang lalong lumabo. Sorry. So, nandito yung ating 2, 11. Ano? So, ito yung point F natin. So, medyo nalabo kanina eh. Ano? So, ito yung F. Lagyan natin ng letter F. Okay. So, ang kanyang ordered pair ay 2, 11. Next, we have I. At ang I natin ay may ordered pair na negative 3, 1. So, negative 3 ang x. So, na yun, negative 3. And then, 1 yung positive 1 yung i. So, nandito lang siya. So, na ito yung positive 1 ng y. So, na ito yung 3. Ano? Lipat natin yung baba natin ng counter. Baka lumabo na naman. Okay. So, nandito siya. That is i. Negative 3, 1. Okay? Ayan, nalabo talaga siya pag nai-focus. Ano? Next, we have point n. 8, 3. Positive 8. So, positive 8 ang x. And then, 3. 1, 2, 3. So, na ito. Okay? So, this point N. Ordered pair, positive 8, 3. And then, lastly, we have point E. So, 13, 13. So, parehas 13. Positive 13. Then, akyat tayo 13. So, na ito. Ano? Okay, so this is point E. So, pagka lapat ng mga points na yan, syempre, atin siyang iguguhit, ano, para mas makita natin kung siya ba ay rhombus, rectangle, or square. So, connect the dots lang, ano, para meron tayong parallelogram na fine. Okay? So, habang dinodrawing ni sir, ano kaya ang inyong nasa isip? Ito ba ay rhombus? Ito ba ay rectangle? Or ito ba ay square? Okay. So, na ito na ang ating parallelogram. So, ito ba ay rhombus, rectangle, or square? Okay. So, ito ay isang rhombus. Ano? So, wala pa tayong sinosolve, pero kita natin sa drawing nung i-plot natin yung mga points nung F, I, N, E. So, ito ay isang rhombus. So, sa drawing pa lang, so quadrilateral, fine, is a rhombus. Na syempre, hindi tayo papayag na basta sa drawing lang, ano? So, gamitin natin yung points. Ano? So, ang gagamitin natin ngayon this time ay ang tawag dito? Distance formula. Dahil yung sa slope ng diagonals ay nakuha naman natin, and then slope ng sides, so nakuha natin. So, tingnan natin kung yung size naman, ano? So, gamitin natin
Yung diagonal, guhit na rin natin yung diagonal, ano. So, ito yung diagonal, IE. So, diagonal IE. At saka diagonal FN. Okay. And then, sa kung ang point ay rhombus, so kita natin sa drawing, so ano ang properties ng diagonal? The diagonals are? The diagonals of a rhombus are not equal. Ano? So the diagonal of a rhombus are not equal. So hindi sila magkasing sukat or hindi sila congruent. So kitang-kita nyo naman na mas mahaba yung IE kaysa sa FN. So patunayan na natin na mas mahaba yung IE kaysa sa FN. Ano? Okay, patunayan natin. Gamitin natin yung distance formula. So discuss muna ni sir ng kauntian ang distance formula. So tingnan, ikuha natin dito para hindi makuha ng ating video. So distance formula is equal to, so ilagay muna natin yung anong tawag dito? Formula. So distance is equal to the square root, ano? The square root of x sub 1 minus x sub 2 quantity squared plus y sub 1 minus y sub 2 quantity squared. So yan yung distance formula between two points. So ilagay na natin sir, ano, para hindi nyo malimutan. Ito ay distance formula between two points. So, okay. Wherein, ito yung two points, ito yung point 1. Halimbawa ay point 1. So, na ito yung point 1. We have x sub 1. And then yung y sub 1. And then, yung point 2, so may ordered pair tayo na x sub 2, and then syempre yung y nya, y sub 2. Okay? Yan. Sorry. Gagalaw ang ating camera. So, base dyan sa formula natin, kuhain muna natin yung FN. Yung maiksing diagonal. So, FN. So, isusulat ko rito ay FN na yung D. Ano? Kasi yun yung distance na kukuha natin eh. So, Fn is equal to ano daw yung x sub 1? Fn. So, punta na mo tayo rito. Ito yung point 1 natin. Ito yung point 2. Okay? So, na ito yung x sub 1 natin. X. So, yun ay 2. Lagay muna natin yung square root natin. Okay? So, yun ay 2. Minus yung x sub 2. Pupunta ko rito sa x dito. Kasi sub 2 ano? Okay, ito naman ay 8. And then, quantity squared. So, na yun yung formula. Okay, next plus. Yung y naman, sub 1. So, na ito yung y sub 1 natin, 11. Minus yung y dito, para sa y sub 2. Minus ano ito, 3. Ano? And then, quantity squared. Okay, so yan ang ating isosolve. Okay? Next. So, isubtract ko muna simultaneous yung nasa loob. So, copy lang, rewrite ko lang yung square root, ano? And then, 2 minus 8 is negative 6. Then, quantity squared. Plus, 11 minus 3 is 8. And then, quantity squared. Okay? And negative 6 squared is positive 36 plus 8 squared is 64. Okay? So, doon yung nakuha. Ayan. Dito na, i-add na natin ito. So, 36 plus 64 is ilan? Okay, 100. At ano ang square root ng 100? Ang square root ng 100 ay okay, 10. So, ito palang distance, FN, yung diagonal, ay may measure na 10 units. Ano?
So, lagyan natin ito yung FN para hindi kayo malito. Okay. So, the diagonal FN ay meron tayong 10 units. Ano? Lagyan natin ng units. Okay, next. Tapos na natin yung ito yung maiksi. Ano? Yung FN natin. So, maiksi yung FN. So, ito. So, isolve daw natin. So, ibig sabihin, umaasa tayo na yung IE ay mas mahaba. Ano? So, base pala sa drawing, mas mahaba siya. Okay. So, solve natin ulit. So, we have IE is equal to the square root of, okay, yung distance formula natin. So, I, ito yung 0.1 natin. So, that is x natin. X sub 1 natin, ay, anong x sub 1? Okay, negative 3. And then, minus yung x sub 2. So, na ito, negative 13. Ah, 13 lang pala, sorry. So, 13, yan. Then, square root plus yung ating y sub 2. So, we have 1 minus, okay, 13 pa rin. Then, quantity squared. Okay? So, ibaba natin. IE is equal to simultaneous ang subtraction, ano? So, negative 3 minus 13 is negative 16. Quantity squared plus 1 minus 13 is negative 12. Quantity squared. Okay. IE is equal to the square root of, so negative times negative, so positive yun, ano? So magiging positive lang kasi squared naman eh. 16 squared is 256. Then plus 12 squared is, negative 12 squared is 144. Okay. Then IE is equal to, ano to? So 10, okay, 400 square root of 400. At ano ang square root ng 400? Sakto kaya? Okay, so that is IE is equal to 20 units. Okay, so napatunayan natin na mas mahaba yung diagonal IE kaysa sa diagonal FN. So sasagutan na natin yung tanong. So base, napakaganda ng drawing, ano? So sa drawing pa lang makikita na natin. So determine whether the parallelogram find is a rhombus, rectangle or a square. So base sa drawing nasagutan na natin, and then at the same time base dito sa diagonals, ano? So base sa result, paano ba natin ilalagay, isusulat ito? Diagonal FN so diagonal FN is not equal to diagonal IE. So makikita, diagonal FN is not equal to diagonal FE. So therefore the parallelogram find is a rhombus. Okay, so final answer natin. So yung parallelogram find is a rhombus. Kasi napatunayan natin na yung dalawang diagonal are not equal. Dahil pag siya ay nag-equal, so it's either yan ay magiging rectangle or a square, ano? And then malalaman nyo yan sa susunod kong video para sa inyong practice activity. Okay? So, bye-bye.